Magandang araw sa inyong lahat, mga kagirada, at sa lahat ng tagapanood sa Sulok Man ng Mundo. Tuloy-tuloy pa rin na matagumpay na planong pagpapauwi ng mga OFW, partikular na mga tripulante nating kababayang seafarers. Ito ay sa kadahilanan ng pandemya na kinakaharap ngayon ng buong mundo, ang COVID-19. Maraming nagtatanong kung ang prosesong ito ay tapos na. Kamustahin natin ang kanilang lagay. Narito ang aking report. Simula noong Abril sa taong kasalukuyan, ay nag-umpisa na ang unti-unting pagpapauwi ng mga tripulanteng marinong nagtatrabaho sa mga passenger cruise ships. Matagumpay itong nasagawa ng malalaking kumpanya ng barko noong Abril, ngunit natigil dahil na din sa sunod-sunod ng pagsasara ng mga paliparan sa iba't ibang panig ng mundo. Nagmistulang tahimik ang lahat sa usaping pagpapauwi ng mga marinong Pilipino at umabot pa ng buwan bago na aksyonan muli sa tulong na din ng pamahalaan ng Pilipinas. Libo-libong Pilipino ang nagtatrabaho sa mga cruise ship mula sa Amerika, Europa at Asia. 80% ng mga trabahante ng bawat cruise ship ay pawang mga Pilipino. Kaya simula na magkaroon ng pandemya at lockdown ay sabay-sabay na rin ang pagbagsak at pagtigil ng mga operasyon nito. Marami ang nawalan ng trabaho at pag-asa na muling babangon ang industriya ng paglalayag ng mga cruise ship. Kaya naman, marami ang nanawag ang mga seafarer na mabigyan naman ng pansin at karagdagang tulong ng gobyerno ang kanilang kalagayan. Sunod-sunod ang proseso ng pagpapauwi sa mga kababayan nating seafarer hanggang sa kasalukuyan sa magkakaibang araw. Pero hingid sa kaalaman ng lahat, marami pa rin ang stranded at naiwan sa mga barkong kanilang pinagtatrabahuan. Nakapanayam natin at kinumusta ang isa sa mga marinong stranded sa Timog Silangang Amerika, narito ang kanyang mensahe. Magandang umaga po mga kabirada. Ilalahad ko po ang aking karanasan bilang OFW seafarer dito po sa aking ship ngayon. Medyo inip na po. Una tingin sa lahat, inip. At walang ginagawa. Kasi nga po dahil dito sa pandemic ay na-stranded po kami dito. Fortunately, nag-minimum manning na po yung aking ship. Kaya ako po ay napabilang na sa mga non-working crew. Yan. Bilang non-working crew, ang nangyari po is terminated yung contract pero binigyan naman po kami ng ayuda ng kumpanya. Yun po yung magaling sa kumpanya namin kung saan yung isang buwan na sweldo ay ibinigay naman po sa amin. Kaya kami po yung nagpapasalamat dito. Naghihintay na magkaroon po ng chartered flight. At patuloy pa rin po naghihintay kasi nga po ay masyado po kaming marami. Nagsimula po kami siguro nasa 9,000 po yung naiwan ng mga crew. So, unti-unti po, inihahanap po nila ng flight. Kung saan mamaya at bukas may paalis po. Mamaya may 250 plus na pauwi. Then tomorrow may paalis din po. So, kapupunta ko lang din sa HR, kanina lang. At ayon sa aking pagtatanong, ayun, mga isang linggo pa daw. Kaya, sa mga darating pang araw, siguro ilang araw na lang po ang pagtitiis natin. Makakauwi na po tayo lahat. At matapos na po yung pandemya na ito. Alam po natin na panibagong hamon ng buhay ang ating kakaharapin kasi nga po ay marami ang walang trabaho sa Pilipinas. Ayon sa Bureau of Immigration, simula nang magumpisa ang pandemya ng COVID-19 at lockdown, mahigit 16,000 na ang naestimang napauwi at na-clear na sa swab test. Karamihan nito ang mga marinong Pilipinong nakaangkuray sa Manila Bay. Dagdag pa sa bilang na ito, ayon sa Coast Guard, humigit kumulang 28,000 OFW na ang nagnegatibo sa test result ng COVID-19 hanggang sa katapusan ng Hunyo sa taong kasalukuyan. Ayon naman sa Department of Affairs, humigit kumulang 22,000 na ang napauwi mula barko at sa mga international flights. Sa bilang na ito, mayroon pa rin tayong mga kababayang seafarer na stranded na umabot pa rin sa 167,000 pa sa iba't ibang panig ng mundo. Hanggang sa ngayon, wala pa rin kasiguraduhan kung kailan lahat ng mga marinong Pilipino ay makakauwi sa bansang Pilipinas. Richard Yabaw, ang inyong kabiradang tagapagbalita. Abangan! Mga ayudang binibigay ng pamahalaan at iba't ibang pribadong sektor para sa mga OFW at seaman. Ating alamin, manatiling nakatutok at subaybayan ang Birada Balita News TV Worldwide, naghahatid ng mga balitang napapanahon at makatotohanan, serbisyong maaasahan.
Maraming salamat po sa inyong panonood.